Malakas ang kaso ng Pilipinas laban sa China sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ayon sa Solicitor General. Pero makakatulong daw kung mahihikayat din ang iba pang bansang umaangkit sa mga isla na sumama sa Pilipinas sa pagkwestiyon ng bansa sa 9-line boundary ng China. Narito ang aking report. Ito ang aktual na video ng nangyaring pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy, Enero 27 nitong taon sa Baho de Masinloc. Ang nakikitang malaking barko sa malayo ay ang Coast Guard ng China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, kinumpronta lang nila ang mga Pinoy dahil umaasta raw silang parang siga sa dagat. Pero buwelta na Ricardo Magno na isa sa mga mangingisda na ginamitan ng water cannon. Kung pag sinabi ng gobyerno natin na kami ay umalis doon, pwede. Pero pag China, hindi pwede dahil hindi naman sa taga rito. Isa pa, dayo sila dito sa atin. Silang dapat umalis. Hindi siguro kanya sinasabi na dahil paano kami maging siga ay yung sasakyan nila ang lalaki tapos sa amin yung maliit lang mga bangka. Muling iginiit ng mga bankero na sila ang tunay na hinaras ng China simula sa pagbusina ng malakas hanggang sa paggamit ng water cannon. Tinaboy naman nila kami papalayo dun sa Scarborough yun. Hindi naman kami pwedeng lumabas kasi sa kasagsagan ng lakas ng amihan. Nahirap naman ilabas namin yung panahon sa palaran yung buhay namin sa labas ng Scarborough. Ang insidente ito, posible umanong isama ng Pilipinas para lalong palakasin ang kaso ng bansa laban sa China na nakahain ngayon sa International Tribunal on the Law of the Sea, so ITLOS. Malinaw daw kasi itong paglabag sa nakasaad sa UN Convention on the Law of the Sea, so UNCLOS, na nagsasabing hindi dapat nangihimasok ang isang bansa sa karagatang nakapaloob sa 200 milyang exclusive economic zone ng kapitbahay na bansa. Ang panatag Xolo, Baho de Masinloc ay 124 na milya lang ang layo mula sa Masinloc sa Zambales at halos 500 milya ang layo mula sa pinakamalapit na isla na pag-aari ng China. It will contain a chapter on the harassment that Filipino seamen, fishermen have received. It will be a combination of a discussion of facts and law to persuade the tribunal. Sa forum tungkol sa arbitration ng West Philippine Sea dispute sa UP College of Law, ipiniliwanag ni Solicitor General Hardelesa, ang abogado ng gobyerno, kung gaano kalakas ang kaso ng Pilipinas laban sa China. Hindi raw maikakaila ang paglabag ng China sa UNCLOS nang ilabas nito ang kontrobersyal na 9-line boundary kung paniniwalaan ang claim ng China. Lahat ng pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea sa kanila, kabilang na ang mga nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. All of the actions and all of the claims of China are not consistent with UNCLOS and therefore they are invalid. And where else can you go to have this statement is in a court of law. So we hope to win and we hope to win big. Bukod sa China, kasama rin ang Vietnam, Malaysia at Taiwan sa mga umaangkin ng mga maliliit na isla sa West Philippine Sea dahil dito, mainom o muno kung mahihikayat ang mga bansang ito na sumama sa Pilipinas sa pagkwestiyon sa 9-line. It will be very useful, it will not be fatal if they are not there, but it will be useful, you know, to have friends joining our case. Sa March 30 na ang deadline para magsumite ang Pilipinas at China ng kani-kanilang memorial o written pleading sa International Tribunal. Pagkatapos nito, posibleng magkaroon ng mga oral arguments at rebuttals, maging ng ocular inspection sa lugar na sakop ng kaso. Pero ang China, una na nagsabing hindi sila sasali sa pagdinig na ito dahil hindi raw sakop ng ITLOS ang issue. Walang malinaw na pahayag noon si United Nations Secretary General Ban Ki-moon kung kaya ba nilang utusan ng China na makibahagi sa arbitration case. Will the UN help bring China to the negotiating table? Because the Philippine government has already gone to the UN for arbitration, but China refuses to be under that arbitration as well. When this has been brought to the international tribunal under the law of the sea, and then we need to see the result of their judgment. But in such a case, United Nations Secretary General does not have much role to play. But if it is necessary, I'm willing to provide my good offices. But these good offices could be facilitated only when all the parties involved ask for that role.